Ingat ang mga estudyante sa panibagong modus sa mga kawatan na nagpapanggap na nabangga at saka pagbabayari ng biktima sa nasira o manong vape. Listado naman ang modus ng isang empleyado ng isang courier company na nasa likod umano ng mga bogus parcel at double booking sa mga buyer. Apat naman ang inaresto sa pag-aalok ng mabilisang annulment ng kasal. Kahit hindi nagpapakita sa korte, naging talamak ang scam sa social media kung saan ang Korte Suprema na mismo ang nagpa-imbestiga sa NBI. Ako si Zian Ambroso. At ako naman si Jeff Caparaz. Sa programang ito, tutulungan namin kayong malaman at maiwasan ang mga modus dahil ang nangyari sa kanila ay pwedeng mangyari sa inyo. Ito ang Bistado Mo! Pinag-iingat ang mga estudyante sa bagong scam na kung tawagin ay laglag vape modus. Ang estilo ng suspect, lalapitan niya ang target at sasabihin nabangga siya at saka pipilitin niyang pagbayari ng 2,000 ang biktima para sa nasira niyang vape. Kita sa CCTV na sinusundan na lalaki na kapayong ang isang babaeng estudyante na Sampaloc, Maynila noong Biyernes ng hapon. Pagdating sa Mahilino Street, makikitang magkasama na ang dalawa. Hindi na nakuhanan ng video pero dumiretso sila sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ang estudyante na biktima na pala ng vape modus kung saan ang kawatan nagpapanggap na nabangga ng estudyante at saka hihingian ng pera. Matapos nito, agad na nagreklamo ang biktimang estudyante sa barangay. Pag nakalapos na po sa kanya ng kote yung biktima niya, aabulin niya po ito at saka po kakalapitin na, "Ma'am, nabangga niyo po ako. Ngayon po, yung vape ko po nahulog niyo po. Ngayon, bayaran niyo po ito." Siyempre po, malaking tao po yun ng modus. Matatakot po yung estudyante na parang binagbabantahan po niya na pag di niyo ito binayaran, "Ma'am, ipapabarangay ko kayo." 2,000 piso ang siningil ng suspect sa nasira umanong vape. Sa iba pang anggulo ng CCTV, nahagip ang lalaki na umaali-aligid sa lugar at tila naghahanap na mabibiktima. Sa Taft Avenue sa Maynila pa rin, muntikan ng mabudol ang third year college student na si Obrico na kalalabas lang noon sa eskwelahan. Ang ginawa niya, nagmadali na lang siyang umalis at hindi na kinausap pa ang lalaki. Nagulat ako kasi parang ang out of nowhere na alam ko, parang in my head, alam ko naman na hindi ko siya nabangga. Nakatakot lang rin na may talagang mga scammer talaga na gustong makaisa sa mga estudyante. Trauma naman ang inabot ni alias Tricia na 2 beses na ang nilapitan ng lalaki. Sana na mas higpitan yung security around here since madami pong students na vulnerable to these kinds of incidents. And sana mas i-take into action kapag may mga students na nagre-report agad since hindi sila agad nakaka-recover to these kinds of trauma. Dahil sa magkakasunod na insidente, naalarma na ang barangay at nagbabala sa bagong modus na ito. Kapag po kayo ay nakasalubong ng ganito na sinabi po sa inyo na nabangga mo ko, nawala yung vape ko, bayaran mo itong 2,500, huwag po ay papayag doon. May po tayong mga tricycle driver dito, police station na malapit na pwede niyo pong puntahan o inyo na tulong. May person of interest na mga pulis at patuloy ang kanilang investigasyon para agarang mahuli ang suspect. Hindi pa rin nakikilala kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Ang payo ng otoridad, huwag kausapin ng sino mang magtatangkang lumapit sa inyo. Pwede rin agad na magtungo o lumapit sa mga kawinin ng barangay o pulis. Nakatanggap na ba kayo ng mga parcel na pagbukas nyo ay unan, bato at basura ang laman? Dahil marami na nga nabibiktima ng mga bogus parcel, pinaimbisigan na nga ng isang courier service ang tauhan nito na nasa likod umano ng ganitong modus. Pinasok ng NBI ang opisina ng Flash Express Philippines sa BGC Taguig nitong Webes ng hapon para arestuin ng isang empleyado na sinasabing nasa likod ng mga anomalya sa mga parcel ng mga buyer. Mismo ang courier company ang dumulog sa NBI nang mabisto ang panloloko ng empleyado na kinilalang isang area manager. We found out there has been multiple dubious transactions going through our customer's account, and through a series of investigations and detections, we realized that it was this employee who has been the mastermind behind these accounts, logging into the accounts, making bogus orders and etc. Naalarma ang kumpanya sa dami na natanggap nilang reklamo. Isa sa mga nabiktima ang online shopper na si Jerilyn Nirazan matapos makatanggap ng bogus parcel. Sa halip kasi ang in-order na vacuum cleaner, unan ang laman na dumating na package.
Hala, oh. Cake. Oh my God. Scam. Laking gulat naman ni Kimberly Lindong nang magdoble-doble ang kanyang transaksyon. Yes po, ayan po talaga yung order ko. 1,055 din po yan. Dalawa nga po yung dala namin ito. Ilang po nga po kaming sabi namin ako. Mga gusto. Ganit po, kasi sabi ko, ha? Wala naman ako kung expected na ano na order na paparating. Same details, same amount, pero hindi po ganun yung item. Bukod sa illegal transactions, natuklasan din na nag-imbento umano ng isang bogus home partner o drop-off point na naturang empleyado kung saan nangyayari umano ang pagpapalit ng mga item. I sent out my investigators to go on site to do ocular to see if there's really a warehouse there. So we found that it's a bogus site as well. Itong bogus home partner naniningil na eh sa dun sa complainant natin. So nung inabot yung bayad supposed to be dun sa home partner, siya ang tumanggap nung cheque. So nung tinanggap niya yung cheque, dun na natin siya hinuli. Sa initial na audit ng kumpanya, aabot sa 4 milyong piso ang nakulimbat umano na empleyado. Hindi pa kasama rito ang damage cost sa mga nirefund nila sa mga customer. Ito ang iniimbestigahan natin ngayon kung saan napunta yung mga produkto na hindi niya dineliver ng tama. Tumanggi mabigay ng pahayag ang empleyado na makaharap sa mga reklamong computer-related forgery, paglabag sa access device law, qualified theft at money laundering. Kailangan talaga yung mga buyers natin or yung publiko, pag mayroong mali kayong natanggap or hindi tama yung mga natanggap nyo, ay mag-complain talaga kayo dun sa platform na pinag-orderan nyo para ito, magkapag-imbestiga sila at makita nila na katulad nito, empleyado pala nila ang gumagawa ng kalokohan. Tiniyak naman ng Flash Express Philippines na mas maghihigpit sa kanilang mga empleyado at paiigtingin ng proteksyon para sa mga tumatangkilik sa kanilang serbisyo. Gaya nga ng payo ng National Bureau of Investigation, kapag maling order ang na-deliver sa inyo, agad na magreklamo sa online shopping platform para agad na maimbestigan ang nangyari. Tiniyak naman ng Flash Express Philippines na mas maghihigpit sila sa kanilang mga empleyado at pag-iigtingin ng proteksyon para sa mga tumatangkilik sa kanilang serbisyo. 4 na katao ang inaresto ng NBI sa isang entrapment operation na nag-aalok ng pagpoproseso ng non-appearance na annulment case sa halagang 250,000 pesos. Ayon pa sa NBI, gumawa pa ng peking social media page ng RTC ang mga suspect para mapaniwala ang mga biktima. Inaresto ang babaeng ito sa entrapment operation ng NBI Cybercrime Division sa Quezon City. Nag-aalok umano siya ng pagpoproseso ng annulment case sa halagang 250,000 pesos. Kasama rin sa serbisyo niya ay baguhin ang relihiyon ng kliyente para makapag-asawa muli. Na pwede pong magpa-Muslim divorce yung Katoliko. Basta po willing po si client na mag-convert into Islam o Muslim po. Sa hiwalay na entrapment operation, inaresto naman si Jackie at ang kanyang ka-live-in. 100,000 pesos naman ang singil niya para rin sa annulment case na 1 to 3 months na processing, kung saan hindi na raw kailangan humarap sa husgado. Sino po ako? Humingi po ako ng sorry kay Chief Justice po. Hindi ko na po nauulitin. Kaya ginawa ko naman to dahil sa financial po. Dahil ako lang po kasi inasahan ng nanay ko tulad po sa gamot niya saka sa bahay po namin sa pang-araw-araw po. Naaresto rin sa parehong modus ang mag-live-in partner na ito. Ayon sa NBI, gumawa pa ng peking social media page ng RTC ang mga suspect para mapaniwala ang mga biktima. Bukod pa ito sa ibang page na ginawa para palabasin na lehitimo ang transaksyon. Naging talamak daw ang modus kung saan ang Korte Suprema na ang nag-utos sa NBI na mag-imbestiga. What is alarming is that yung mga scammer natin is alam na nila yung exploit eh. Gagamitin nila yung name mismo ng regional trial court, kung anong branch yan, kung anong lugar yan. Sabi nila meron silang contact sa loob, judges, lawyers, and ibang mga government officials na as long as willing magbayad itong ating mga biktima, is kaya nilang iproseso yung kanilang request. Nagbabala ang NBI sa publiko na huwag maniwala sa mga ganitong alok at dumaan sa tamang proseso sa pagpapaanal ng kasal. If you are serious enough to transact, libawa gusto nyong
makakuha ng late registration or annulment process, punta ho kayo sa kinaukulan, yung legit na office. Mas maganda, I would suggest, gawin nyo face-to-face, wag sa online. Or kung gusto nyo online process, i-verify nyo pa rin. Tawagan nyo, yung kausap nyo ba is siya ba yung official na authorized na mag-process nito. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa mga korte para ma-verify ang mga annulment resolution na pinapakita ng mga suspect. Nananawagan din ang NBI sa iba pang mga nabiktima sa parehong modus na mag-report sa kanilang himpilan. Kaya payo ng NBI, huwag maniwala sa mga ganitong alok. Mas mabuting humingi ng payo sa isang abogado na siyang mas nakakaalam ng tamang proseso sa pagpapaanal ng kasal. At kung kayo'y biktima ng ganitong modus, maaari kayong magreklamo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Mayroong pagkakataon po na itinatago namin ang pagkakakilanla ng mga suspects o iba pang personalidad ng mga pribadong tao. Ito ay para respetuhin ang karapatan ng bawat tao na ituring na inosente habang wala pang kasong isinasampa sa kanila. Nais rin naming protektahan ang pagkakakilanla ng kanilang mga pamilya na walang kinalaman sa kaso o insidente. At yun ay lang sa mga kwentong aming nakalap. Sana makatulong sa inyo para makaiwas sa mga manloloko. Kaya kung kayo na biktima rin, ipaalam sa amin, mag-iwan ng komento at i-share na rin ang video. Dahil lang nangyari sa kanila, ay pwedeng mangyari sa inyo. Maging maalam dahil mahirap maloko kung ang modus ay bistado mo. At kung kayo'y biktima ng ganitong modus, maaari kayong magreklamo. Ano raw? Pinag-iingat ang mga estudyante sa panibagong modus ng mga kawatan na nagpapanggap na nabangga at saka pagbabayarin ang biktima sa nasira o manong vape. Bistado naman ang modus sa isang empleyado na isang courier company na nasa likod umano ng mga dogos. Dogos? Au, au! Wait, ang laki. Au, au!